Shalom mga katrops, ako po si Gian, isa pong caregiver dito sa Israel. Ang topic natin for today is Asian store raid. Pupuntahan po natin yung isang Asian store dito at papakita ko sa inyo kung ano yung mga laman nung tindahan na yon. So kung bago ka dito, welcome na welcome ka sa akin channel. And paki-hit na lang po yung subscribe button and hit the notification bell para ka laging updated sa aking channel. Baka naman, di ba? So wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, start na natin. Bye-bye! Nandito tayo ngayon sa may grocery store, no? Pupuntahan muna natin to, ibablog natin ulit to. Kasi na nakaranbitin tayo eh. Guys, so nandito tayo ngayon sa may Tropical Shop. Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng opportunity na pumunta dito sa, ano, sa tindahan. Actually, hindi naman tayo madalas lumalabas, no? Pero tatry natin ulit dito. Bumili, tapos tingnan natin ulit. So, sa palagi nyo kaya, bakit kaya tinawag na Tropical Shop tong lugar? So, ano, basically, magaling yung nakaisip ng may-ari nito, no? Kasi tropical, dahil nasa tropical country tayo, nasa may Pilipinas tayo, diba? And then shock kasi parang ano siya, yung sa hat, mga ganyan. Although hindi siya dinepine na parang Nipa hat o parang mga tropical hat, diba, parang sa Pilipinas. So ito, tatry natin ngayon, napapasok tayo ngayon sa loob. Dito tayo ngayon, live, mga kabayan, live. Sa Tropical Shop, kasama ko yung store owner natin. Ano kasi madami nagtatanong sa mga kababayan natin, no, kung saan tayo, kung meron ba tayong mabibilan ng mga Filipino foods dito sa Israel, especially dito sa Jerusalem, no. So ano, disclaimer lang guys, no, kasi ano, madami din mga stores dito na nasa city. Ang advantage itong store na to is nandito siya sa may Beta Kerem. So malapit na malapit lang siya sa mga ano, nearby places kapag hindi mo na kailangan lumayo, di ba? Hindi mo na kailangan pumunta ng city. Especially mga caregiver na nasa trabaho, yan. Yung mga hindi nagde-day off, yung mga hindi maka-day off, so, malapit lang yung location ng tindahan namin. You know, just a walk-in store. Yan. Kuya, may tatanong ako, no? Bale, ano, alam mo, Katchi, kasi yung pangalan niya na Tropical Shop. Bakit yun yung naisip mo? Yeah, it's a good question. Kasi nung una, naghahanap talaga kami ng what is the right name para sa tindahan namin. Okay. Naisip lang namin kasi pag it says tropical, it means it's like an Asian countries. You know? Yes. So, like a tropical weather, you know. So, yeah. Shack means it's a small hut. Like a small house. So it's like a small tiny store from Asia. Yeah. Yan. So guys, ano ito? Kung bakit ko ano, napakagaling ng idea na naisip ni Kuya, no, kasi Tropical Shop. And mapipil mo talaga yung vibes, no, out of nowhere, 'di ba? Ang dami kasi mga Pilipino dito. And syempre may mga ibang lahi dito. Pero syempre, ano, mas focus nila yung mga products ng Philippines, of course. So sineserve yan para naman, 'di ba, minsan nami-miss natin yung mga pagkain sa Pilipinas. Eh, hindi tayo napalayo kasi meron silang sineserve dito na mga different variety ng mga pagkain. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero so far may tatanong ulit ako kay Kuya. Okay. Bali Kuya, ano, gano'n na ulit katagal yung store nyo dito ngayon sa may Beta Kerem? We just started last November, you know, during the pandemic. Kasi we thought that, you know, na caregivers hindi makalabas. We thought in the beginning just to do online, you know, online service. But in the end, we found out that we have to find a place. So it's also nearby to their homework, so you know they can just come and drop by. Yeah. So ano guys, no, basically ano, itong Tropical Shop, papakita ko sa inyo, no, medyo po-focus ko lang muna sa akin. Yan, Tropical Shop, sabi kasi dito talaga, online Asian grocery talaga siya, online siya, pero nagkaroon sila ng physical shop to serve more better para sa mga kababayan natin. So yung mga, ano, yung mga aspiring na mga caregivers dyan, just in case na magtatrabaho kayo dito sa Israel, and especially dito sa Jerusalem, hindi nyo na kailangan pumunta ng city, meron kayo makikita dito sa may Beta Kerem. So ano, lahat makikita nyo ng mga service nila dito. So papakita ko muna sa inyo yung loob ng store. Gaya nang sabi ni Kuya, mapifeel mo yung vibes ng Asia, 'di ba? Tropical. And then yung ano, yung shop,
It's like a small hat. Okay, so papakita ko sa inyo ngayon. Yan, so guys, so sobrang nakakatuwa kasi may mga mabibilihan ka dito na iba't ibang klase ng mga pagkain. Kung namimiss mo ang mga chicheria, meron tayo dito madami. Ang dami mong pagpipilian. And kung mahilig ka sa mga junk foods, no, ito, dito lahat. So makikita mo siya basically. And then guys, since Asian store siya, hindi naman din mawawala dito yung mga noodles na meron sila, no. So meron sila yung mga kimchi from Korea, ganyan. And of course, hindi rin mawawala yung mga pansit canton nila. Ito yung lagi kong binibili dito, no, sa tindahan na to. Yung mga pansit canton kasi yan yung mga namimiss ko. And tingnan natin ulit, no. So madami madelata dito kasi dito sa Israel, bibihira sila maglagay din ng madelata. So ito yung mga advantage natin kasi alam naman natin tayo mga Pilipino, may hilig kumain ng mga ganito. Meron din yung Skyflix, mga tasty bread, mga nido, mga gatas. And yung mga cup noodles kasi yan yung mga easy to cook, diba? Mga ready-made na. Tapos meron din tayong pang salad, salon pass para sa sakit ng katawan, sigarilyo, sa mga may hilig manigarilyo dyan, diba? Tapos meron tayong mga beauty products and of course hindi mawawala yung Vicks. Yung Vicks na yan, di ba, kapag sinisipon tayo o kung may konting sakit sa katawan din, pwedeng ina-apply natin. Also may mga vitamins tsaka mga shampoo. May mga baby powder din, meron din, madami din dyan. May mga meat products din sila, mga longganisa, mga sausage, ganyan, yung mga hotdog. Nandyan lahat mga hinahanap nyo, kahit yung mga seafood, meron din yung mga Meron ding mga kape para sa umaga, syempre yung mga instant coffee para mandali na lang timplahin. And many more. Talagang nakakatuwa na makakita ng mga ganito kasi feel mo na sa Pilipinas ka lang. Alam naman kasi natin na pag every Friday, no? Every Friday isa sarado lahat ng mga tindahan. So isa sila doon. Pero meron silang pinaka best na ino-offer para sa mga OFW na gustong umorder din online, o kaya me-message lang sila sa mga sa owner na may kailangan sila, dadalhin na nila, tama ba? Ayan, sige, paki-explain nga kuya pag Friday o Saturday. Friday nagsasarap po kami ng maaga because of Shabbat, because we do respect the religion. So if we're closed on Saturday, nag-online delivery po kami. Kaya yung mga nasa trabaho na hindi makalabas, eh, syempre walang mga bus, walang train. Tawag lang kayo. O kaya check nyo yung website namin. Yun. Ipa-plug ko yung website nila kuya para makita nyo rin. Just in case na gusto nyo rin mamili dito. Kasi ang dami nagtatanong din yung mga nagtatrabaho din dito na saan ba yung store na pinuntahan mo, like last time nun? May nagtanong din sa akin nun. So malalaman natin. Kuya, any words para sa mga Pilipino? Yung mga gusto mag-business din, like mensahe mo? Okay. Yung mga kapwa ko Pilipino na mga na interested din na mag-business dito sa Israel, it's a good thing na kailangan pag nag-business ka, yung talagang in sa mga kababayan natin, sa mga Israelis. So make sure na it will gonna work out. Yeah. Kuya, gano'n na kayo katagal pala dito sa Israel, may pala? Ako? Matagal na. Matagal-tagal na. Kaya nasa 21 years na ako dito sa Israel. Pero ngayon ko lang naisipan mag-business. Yun. And by the way, dito sa Tropical Shack, guys, madali lang siya malolocate. Anyway, tatry natin na pakita ulit sa inyo yung simula sa paglabas ko, ganyan, tsaka sa pagpasok ko. And para lang maiba lang yung vibes natin, di ba? Kumbaga, hindi mo na kailangan talaga lumayan ng city. Dito, pwede ka nang pumunta dito, no? So, para sa mga hindi pa nakakaalam, yung mga nagtatrabaho dito sa Israel, pwede nyo puntahan, ipa-plug ko po yung website nila, ipa-plug ko po yung Facebook page nila, tsaka yung address para madali nyo makita. And less hassle na yon, hindi nyo na kailangan mag-commute papuntang city or mag-trend or whatsoever. Andito na yon, malapit na. And kung may mga questions kayo guys about sa store, ganyan, magtanong lang kayo.
kung ano pa yung mga ano nila, yung mga ino-offer nila o yung mga service na pwede nilang gawin. Pero so far guys, sobrang kumpleto na. Hindi nyo na kailangan magkanap. Andito na yon sa Tropical Shack. Alright? Yan. Kaya, so yan guys, ano. Meron tayong mga sardinas dito. Sardinas, tapos meron din tayong mga norcubes. Di ba? Mahilig yung mga Pilipino dito eh. Siyempre, hindi mawala yung mga magic sarap, di ba? Nakakatawa lang, no? Kasi, ano, may mga kapwa tayong mga Pilipino na nagsiserve ng mga ganito, yung mga needs natin talaga. At kung namimiss natin kumain ng mga, ano, mga pagkain tsaka mga lutong Pinoy, dito natin yan mahanap. Ang dami pwedeng pagpipilian. And guys, may iba lang na meron tayong mga gulay pala dito. Ayan, no? Ayan, kung namimiss yung mga, ano, yung mga ampalaya tapos yung mga sitaw, meron tayo dyan. And of course, meron din tayong sa ano, papaya. Papaya po kayo, no? Papaya, tapos ito yung mga locals, mga luya, diba? Ito guys, alam ko naman na hindi natin kakaligtaan itong ano na to. Ito mga ganitong bagay na to, diba? Meron tayong mga pimples dito, syempre. Proudly presents. Isa ako sa mahilig uminom din eh. Ayan. Red doors, yun, meron din yan. Tapos meron din reg egg. Talagang ano, andito na lahat. Tapos may mga cooked foods pa. Ah, ito. Ito yung paborito din ng lahat, diba? Yung ano, yung soju. Soju, alam mo naman eh. Yung mga Pilipino na hook sa Korean ngayon, diba? Korean vibes din. So meron tayo ngayon. And meron din tayo nito. Sarap. Sisig to ko yan, oh. Sisig. Yan, sisig. Ito guys. Diba? Pantawid gutom. Sky flakes. Tsaka pita. Diba? Alam mo naman sa Pilipinas eh. Diba? Pagka normal sa atin yon, pagka magbabaon tayo, papasok ganyan. Kailangan natin to. And by the way, ano? Di rin mawawala dito. Siyempre yung mga mahilig sa ano? Sa mga alamang. Yung mga alamang. Ganyan, diba? Tapos may mga bagoong. Yan. Kompleto talaga. Hindi kayo maiinip talaga na ano, madami kayong pagpipilian. Actually, kayo na susuko sa dami ng pagpipilian na dito. Ayan, no? Ang dami. So, guys, ano, ulitin ko lang. Dito yun sa Mayramat Bait Takerem sa Jerusalem, ha. Yung mga mapapadpad sa Jerusalem na mga aspiring caregivers, pwedeng-pwede nung puntahan to just in case na dito kayo malapit malolocate. So, paano nyo malalaman yan? Siyempre, ano, kausapin nyo ako kung nasang area kayo para malaman naman natin, no, diba, para may i-guide ko din sa inyo. And of course, ano, yan, basta ano guys, paalala ko lang sa inyo, depende sa amo na mapupuntahan yan, kasi minsan ano, diba, yung mga pagkain natin dito is non-kosher, diba, hindi siya kosher, so kailangan ano, alamin muna natin, pakiramdaman natin kung sila ay papayag. Or kung halimbawa naman na ano, halimbawa naman na hindi naman sila kaigpitan, eh pwede naman tayo magluto ng walang inaalala, di ba? So disclaimer yan guys, ha, kasi may mga employer na masaselan dito sa Israel, lalo pagdating sa pagkain dahil kosher sila. Kailangan nating respetuhin yan guys. So sa case ko guys, pwede naman ako magluto. Basta hindi ko siya papakainin nun kasi kosher siya. I mean, ano, sinusunod pa rin nila yung batas nila. Okay lang na ako yung kakain, wag lang yung iba. Alright? So, magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na content. Guys, papaalala ko lang ulit sa inyo, no, ano. Papaalala ko lang sa inyo ulit. Ako nga pala si Gian, isa pong caregiver dito sa Israel. At kung bago ka dito, welcome ka sa aking channel. And paki-hit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa akin channel. Paki-like kung gusto yung video, paki-dislike kung ayaw naman yung video. And I'll see you on my next video. Bye-bye!